Meron akong istoryang di ko maintindihan, dahil minsan ang utak ko ako ay pinagtitriban. Ito ang aking pangitain at baka alam mo to. Makinig ka sa bawat detalye at ikikwento ko. May isang lugar na kung tawagin ay kanluranin, 90% establishmento. Ako na rin, di nila maibalik sa dati. Kahit anong gawin, ganun pa rin. Kahit anong tayo, madaling patumbahin. At may mga taong namumuhay dun, malala ang kondisyon ng postura nila. Tila tinakasan ng evolusyon. Yung iba may sakit na di pa nadidiscovery ng siyensya. Walang ibang gamot kundi ang reklusyon perpetua. Bawat kali at pader may nakapintang simbolo na walang nakakaintindi pero nagdulot ng gulo. May mga bagay na maiwaga at di maintindihan, at ang lahat ay nagpasakop na sa kainutilan. Naniniwala na ililigtas sila ng Diyos nila, na ang nagturo kalaban ng Iglesia Katolika. Kabi-kabilang kudita, politiko't politika lang ang rason kung ba't korupsyon ay hindi makundi na. May napundi na taklasan mga manananda, at yung iba'y lumaban lamang ng wala man lang dala. Mabilis kumalat ang balita sa tenga ng lahat, pinakalat sa pilitan gamit antena sa taas. Di maiwasan kuro-kuro ng madla at publiko. May ibang naging sakim, merong hindi kumikibo, pero ito'y tiyak na sa gobyernong pangkalahatan. Malaking gera at malapit na rin ang kawakasan. Pulisiya ng gobyerno ay nagbago nang ang tunay. Ang pagkain ay para lang sa magbubuwis ng buhay, at naganap na nga ang kinatatakutan ng lahat. Nawala na ang batas, nagsimula na ang wakas. Ilang siglo ang lumipas, walang nagtagumpay. Bawat buhay na nila lang may kapamilyang namatay. Mala impyerno sa ibabaw ng mundo ang tumagan. Kaguluhan, taghirap at tagutom ay tumagal. Dumating ang panahon, ekonomiya'y nabigo. Presyo ng pagkain ay mas mataas pa sa ginto. Nagkasakit lahat mga nilalang na organiko. Mundo'y nakasalalay sa magsasakat botaniko. Artificial ang sakit, walang makagapi nito. Walang magawa kahit yung matalinong scientifico. Lahat ay magmamarunong, tila nahihibang na lang. Magmimeron sa mga bagay na wala silang alam. At may ibang parte ng mundong merong kapayapaan, at yung ibang tao niyakap na ng kapabayaan. Ang mga hari ay hugas kamay at para-paraan upang pabanguhin ang sarili sa mga panayam. Mga Muslim lumaban para sa kanilang karapatan, at ang ibang Kristiyano kunyari na lang walang alam. May mga mabuting puso pa rin sa magkabilang panig, at may malaking bansa na kaliwat kanan ng kabig. May mga nilalang na abala sa pamumuna, yung ibang relihiyon magiging katawa-tawa. Biglang ibabagsak ng may kapalang kaparusahan. Pipili lang ng matuwid na parang panabunutan. Maiiwan ng karamihan na may masamang gawi, at sila rin ang dahilan ng kanilang pagkasawi. 1,000 taon ng... Hello? Uy! Kuya Flick, kising! Bakit? Kising na! Ano yun? Di ba ngayon release lang album mo? Ayaw nga pala. Bilisan mo dyan, ha? O, sanggala. Flick G, on the set! Walang ibang gamot kundi ang reklusyon perpetua. Bawat kali at pader may nakapintang simbolo na walang nakakaintindi pero nagdulot ng gulo. May mga bagay na maiwaga at di maintindihan, at ang lahat ay nagpasakop na sa kainutilan. Naniniwala na ililigtas sila ng Diyos nila, na ang nagturo kalaban ng Iglesia Katolika. Kabi-kabilang kudita, politiko't politika lang ang rason kung ba't korupsyon ay hindi makundi na. May napundi na taklasan mga manananda, at yung iba'y lumaban lamang ng wala man lang dala. Mabilis.